Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan ho natin itong mainit-init pang balita na 75% ng mga Pilipino ay hindi satisfied sa Marcos admin. Nako! Sinusuka na kaya ang administrasyong ito ng maraming Pilipino? E kung puro pang-iipal at pangkukupa lamang ang ginagawa ng administrasyong ito, panigurado ay isusuka ho talaga ang mga Marcoses ng maraming Pilipino. Ayon po sa Philippine Star, mga kabisdak, na inilabas po nilang balita ngayon, ako tablado, wala yatang busal ito eh. 75% umano dissatisfied with government effort versus inflation. Ito po ay survey ng Okta Research noong December 10 to 14, na inilabas naman po nila kahapon, February 17. Napatunay po dito mga kabisdak itong survey na ito na talagang hindi na ho nagustuhan ng maraming Pilipino ang pamamahala ng Marcos admin. Ito legit ito ha para sa akin. Kahit walang survey na ganito, alam naman natin talaga ang sentimento ng maraming Pilipino patungkol po sa inflation rate. Marami nang umaray, marami nang nagre-reklamo sa walang habas na pagtaas ng mga bilihin sa ating bansa. Ako, sang-ayon talaga ako dito sa lumabas na survey. Mantakin mo, 75% ng mga Pilipino hindi kontento kung paano ho nila resolbahin itong walang habas na pagtaas ng inflation rate. Ito yung patunay na ang mga Pilipino ho, sawa na talaga sa Marcos admin. Sinusuka na ho talaga itong administrasyong ito. Kahit saang sulok ka ng Pilipinas magtatanong, talagang dismayado ho ang maraming Pilipino kung paano po magresolba itong Marcos admin patungkol ho sa inflation rate. Paano? Ano bang ginagawa kasi nila ho? Panay pasyal, panay good time, kung ano nang nasa isip, manood ng concert. Yan lang namang ginagawa, magaling sila dyan. Pero kung problema ng sambay ng Pilipino, talagang wala ho sila dyan panama. Hindi nila kaya solusyonan ang problema ng bawat Pilipino. Lalo na ho itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Talagang ang unang matatamaan dito, yung mga nasa laylayan, yung mga ultimo na mga tao na kapiranggot lamang ang kita. Eh yung sahod, di naman tumataas. Tumataas, kapiranggot lang din. Pero yung presyo ng bilihin, walang habas na pagtaas. So paano? Paano magiging balanse ang buhay ng bawat Pilipino under Marcos administration? Pero kung pasyal-pasyal sila, punta sa ibang bansa, abaho, mabilis pa sa alas 5 ang kanilang diskarte. Kagaya ho ngayon, ngayong Pebrero, alam niyo ho ba, aalis na naman si Da Junior, mamamasyal na naman sa ibang bansa. E paano ho yung problema sa ating bayan, lalo na po sa walang habas sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Sa bagay ho, oligarkiya kasi sila. Kaya hindi po sila apektado sa walang habas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero kung daw ho sila dito, kasi ang mga Pilipino umaaray na. Mantakin mo, 75% dissatisfied sa kanila. Oh, yari kayo dito, mga tambangag. Oh, tingnan nyo ho, paano maresolba nila ang problema sa ating bayan? Lalo na po pagtungkol sa inflation rate. Oh, ito si Da Junior, aalis na naman, papuntang Australia, Germany at Czech Republic. O talagang wala ho aasahan ang maraming Pilipino dito sa presidenteng ito dahil panay pasyal-pasyal. Mantakin mo ha, iniiwasan ang problema ng bayan. Kailan po ba pupunta itong si Da Junior at mamamasyal na naman? O hito, ayon po sa radyo sa Estrenta, bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Australia, Germany, Czech Republic ngayong buwan ng Pebrero hanggang Marso para itaguyod umano ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa tatlong estado ayon sa Department of Foreign Affairs.
nung Huwebes, February 15. O tingnan nyo, ang sarap ng buhay ng mga to. Panay pasyal-pasyal lamang kung saan-saan. Mantakin mo February, no? Australia, Germany, tapos hanggang Marso, pupunta ng Czech Republic. Ang tanong dyan, sa kanyang panay pamamasyal sa ibang bansa, ay kaya bang ipababa ang presyo ng mga bilihin? Yung walang habas sa pagtaas ng inflation rate na umaaray na nga ho ang 75% of the Filipinos people. Kung magpapatuloy po itong administrasyon sa kanilang estilo, sa kanilang ginagawa, sa kanilang luho, luho ito eh, mamamasyal sa ibang bansa, wala namang resulta. Ano ba kasi ang plano ng administrasyong ito para mapababa ang mga presyo ng bilihin? Kasi nga, ang mga Pilipino, pag kumakalang ng sikmura, magre-reklamo ho talaga. Samantala, ang presidente kasama first lady, kung saan-saan napupunta, nag-i-enjoy, wala naman ho problema kung namamasyal po kayo sa iba't ibang panig ng mundo, kung ang gamit ninyong pira ay pira ho ninyo sa sariling bulsa. Kaso, hindi nga ho yan mangyayari eh. Pira po ng kabanambayan yung kanilang winawaldas. Wala namang tinatawag na return on investment. Meron bang bumalik? Yung mga pautot nila na meron daw, nasan? Anong departamento? Saang address? Anong building ang ginagawa ho nila? Wala ho eh. Kung manahimik po ang sambayan ng Pilipino at papayag lamang sa ginagawa ng administrasyong ito, ano po ang kinabukasan nating mga mahihirap? Lalo na ho ngayon, grabe, abot hanggang liig po ang presyo ng mga bilihin. Ang unang apektado talaga dito, numero uno po, yung mga nasa laylayan. Yung mga may trabaho na ang sahod ay tamang-tama lang ho din, talagang umaaray na din. Kasi, bihira, bigas, 65 pesos ang kilo, pinakamasarap na ho yun. Eh, alam ka naman, kakain yung mga yan ng 45 pesos ang kilo eh. Ang baho nga daw ng 45 pesos ang kilo, ako hindi ako bumibili eh. Eh, siyempre, kaya nga ho sila naghahanap buhay para makakain na masarap eh. Tapos ngayon, kahit bigas, ay umaaray na ho din ang maraming Pilipino sa presyo ng bigas. Nasa na? Yung 20 pesos per kilong bugas, wala ho eh. Ito yung patunay. Sinusuka na ng maraming Pilipino itong administrasyong ito. Patunay po sa inilabas na survey ngayon, resulta ng Okta survey. Antakin mo ha, 75% dissatisfied with government effort versus inflation. Wala naman kasi silang effort. Wala naman kasi silang ginagawa. Meron silang ginagawa. Party-party sa Malacañan. Inuman, kasayahan, sigawan, kantsawan. Yan ang buhay ng bagoong Pilipinas. Pagpatuloy niyo yan, nako, mangyayari talaga yung sinasabi ni Tatay Digong. Kung ano ang nangyayari sa tatay niyo, talagang mangyayari din ho sa inyo.